Yun nga mga ka-province life, ngayon nga ay puputulan natin tong mga ano ng ating manok. Ano bang tawag to sa inyo? Sa Ilocano ay kawit. Hindi ko alam ang anong tawag sa Tagalog. Nito. Sa English ay ano, spore. Ito po yung ano, spore nila. Kaya puputulan natin. Kaya natin to puputulan ay dahil nahihirapan yung babae pag inaano nila, pinapatungan nila na natutusok yung likod nila, kaya puputulan natin. Sa pag-aaway naman ay hindi naman problema to dahil hindi naman nag-aaway yung mga manok natin. Naghahabulan lang pero hindi sila nag-aaway talaga, kaya yun, puputulan natin para maging komportable yung magiging partner nila. Siyempre, bumili na tayo ng ganito. Tag 60 pesos lang to. Lagari ng bakal. Ito lang yung ginagamit natin. Nakita ko na kasi to dati at naranasan ko na to dati nung bata pa ako at nasubukan ko magputol ng ano ng manok. Ito yung gamit natin. Yung iba ay plies, iniikot-ikot nila hanggang sa matanggal yung ano. Parang masakit yun. Kaya ito na lang yung gagamitin natin. Masakit din to, medyo masakit din to, pero ito yung nakasanayan natin, kaya ito yung gagamitin natin mga ka-province life. Yung lagari ng bakal. Yun nga, susubukan natin mga ka-province life. Wala tayong kasama. Okay lang naman kasi balat pa lang yung naano natin. Sa loob kasi nito ay meron yung medyo dudubo yung sa loob niya. Pag tinamaan yun mga ka-province life ay parang masasaktan siya kunti. Kasi napansin ko yung babae na pag pinapatungan niya ay nasasaktan, nahihirapan. Kaya yun, putulan natin. Yun, parang tinamaan na sa gitna, medyo nasaktan siya. Yun nga mga ka-province life, tapos na natin tong isa. Ito na yung naputol natin. Medyo mahaba na. Yan na nga yung itsura mga ka-province life. Kung nakikita nyo, medyo may dugo, medyo pula. Isusunod natin tong isa. Bago natin bigyan ng partner to ay siguro mga 3 araw muna para gumaling muna. Kasi medyo maano to siya, medyo mag-aalangan or ano yun, may ilang. Kasi nga medyo masakit. Hindi ko mabalam kung masakit ba to or okay lang. Ito nga, at malapit na maputol mga ka-province life. Ang isusunod natin ay yung hari ng manukan natin, yung nakakulong dito. Yan yung hari. Kasi minsan ay inaaway niya yung iba, kaya baka tamaan ng napakatulis na ano niya. Kawit niya, kawit sa Ilocano. Yan, wala nang ano yung manok natin. Yun nga, tapos na natin putulin. Medyo hiningal. Siguro medyo nasaktan siya at medyo napagod kasi medyo naipit siya. At saka napakainit na ng panahon. Pinagpapawisan tayo mga ka-province life. Ito na nga yung hari ng manukan natin. Hindi naman siya yung pinakamalaki pero siya yung hari, yung kinatatakutan talaga. Kasi ito yung pinakauna-unang manok namin dito. Dalawa to sila nung kapatid niya. Ito yung pinakauna-una talaga dito. Mula nung nagmanukan kami ay siya yung pinakauna na dinala namin dito. At yan, napakahaba, napakatulis. Kaya delikado to kasi hinahabol niya yung ibang tandang. Inaaway niya. Kasi pag tinamaan ng sipa niya at lalo na pag kumakain sila ay bigla-bigla na lang sisipain. Kaya puputulan natin. Matagal ko na tong kinulong, mga siguro magdadalawang linggo ko ng kinulong to. Kasi pinakawalan ko yung dalawang tandang namin na malalaki, magaganda yung lahi. Kasi inaaway niya at hinahabol niya at hindi pa nila memorize yung tatakbuhan nila pag hinahabol, kaya naaabutan niya. Kaya pinakawalan ko muna sila para ma-memorize nila yung iikutan nila pag sakaling hinabol nito. Siguro mga pagkatapos nating putulan to ng ano ay papakawalan na natin to mga 3 araw. Napaka-delikado to. At saka napakatulis. Yun nga, pag baka
tinatamaan kasi yung mga ibang tandang pag sinisipa niya, saka pag pumapatong talaga to sa babae ay masasaktan. Kung iganito mo ay napakasakit. Kasi matulis saka napakatigas, solid. Kaya ngayon ay puputulan na natin. Tapos itong isa na naman. Kaya kinulong ko rin to ay para ano, para yung mga binata ay magkaroon sila ng partner, kasi ito na lang palagi yung ano, umi-score. Pag nang chichicks yung ibang manok ay pag pinapatungan niya ay hinahabol niya, sinisipa niya, kaya hindi natutuloy. Kaya kinulong natin to para magkalahi din yung ano natin, yung shamo natin na napakalaki. Napakabata pa, hindi pa nagpra-practice pa lang tumilaok, pero yung kilo niya ay magtatatlo na, yung napakalaki, yung nabili natin last time na ano, nabili natin ng 2,000 yung manok na yun, napakalaki. Yun nga, tapos na mga ka-province life. Ngayon ay ikukulong lang muna natin to, at pag gumaling na to ay saka natin siya pakapakawalan. Yun nga, meron na rin tayong mga bagong sisyo ng Black Astralorp. Yan po sila, sampu po isa, sila lahat. 11 to sila dati at namatay yung isa. Saka, yun nga mga ka-province life, parami na ng parami na yung mga Black Astralorp natin, Rhode Island Red, at saka Shamu. Ang gusto kong paramihin talaga mga ka-province life ay itong Black Astralorp saka Rhode Island Red. Yun nga lang, namatayan tayo ng isang Rhode Island Red, yung tandang natin na malaki na. Yun yung kasing edad lang ng ating Black Astralorp na malaki na. At yun nga, ito yung nagbibinata at nagdadalaga natin ng mga Black Astralorp at saka Rhode Island Red. Siguro mga isang buwan mula ngayon ay ipapartner na natin to sa tandang natin na Black Astralorp. At yun, siguradong dadami na naman ng dadami. At saka itong Rhode Island Red din natin. Yun yung gustong-gusto kong paramihin para masubukan natin yung pag-aalaga ng ganitong klaseng manok. Kasi nga yung manok natin ay 90% native. Native talaga, mga crossbred na rin sa Hulu, Hulwano, saka Asel, at saka ano, yung Shamu. Yun po yung crossbred ng ating mga manok. Kaya yun, naghahanap pa rin tayo ng mga Black Astralorp at saka Rhode Island Red. Kung may mapagbibilan lang sana dito sa amin na malapit. Kaso nga lang tong lugar namin ay talagang malayo sa mga nagbibinta. Ang pinakamalapit dito na nagbibinta ay doon pa sa Tacorong City or General Santos City, medyo malayo. Saka motor lang yung gamitin natin, medyo mahirap yung ano niya, transportation niya. Baka magkasakit or baka mamatay sa sobrang init. Kaya sa mga ka-province life natin dyan, baka may mas malapit-lapit dito sa lugar namin na Libak Sultan Tudarat, baka may mapagbilian tayo dyan na Black Astralorp at saka mga Rhode Island Red. Kukuha lang muna tayo sandali ng malunggay mga ka-province life upang ipakain sa ating mga manok. Kasi medyo matagal tayong hindi nakapagpakain ng malunggay. Ang lagi lang natin pinapakain ay itong ano natin, anong tawag dyan, Madrid de Agua natin, at saka itong Malberry. Yan po yung Malberry natin, napakatatangkad na. Chill lang tayo mga ka-province life para sa ating mga manok. Kasi mahalaga daw ang pagpapakain ng malunggay sa ating mga manok. Yun din yung natutunan natin kay Secretary Manny Pinyol, yung pagpapakain ng mga malunggay sa kanyang mga manok. Siyempre wala naman tayong ibang ginagaya kundi yung idol natin. Saka habang ginagaya natin si Secretary Manny Pinyol ay siyempre gumagawa din tayo ng sarili nating paraan minsan. Pero siyempre sa expert pa rin tayo naniniwala mga ka-province life, or iniidolo natin yung mga eksperto, yung mga talagang kilala sa pag-aalaga ng mga manok. At isa na dyan yung pinaka-idol na talaga natin na si Secretary Manny Pinyol. Sana balang araw mga ka-province life ay makapunta tayo sa manukan niya, sa Braveheart Farm.
Sana mapagbigyan tayo ni Secretary Manny Pinyol na makadala sa kanyang ano, sa farm niya. Baka sakaling mabigyan din tayo ng ano niya, yung manok Pinoy. Baka sakali lang naman mga ka-province life. Malay natin, pagdating ng araw mga ka-province life or makita to ni Secretary Manny Pinyol na gusto pala natin pumunta din sa ano niya. At mapagbigyan tayo. Malapit lang naman yung mga ka-province life kung pupuntahan natin sa Kidapawan City. Ilang oras lang yun pag nagmotor tayo. Siguro mga 3 oras nandun na tayo mga ka-province life kung darating man yung araw na pupunta tayo doon, makadadalaw tayo doon sa Braveheart Farm ni Secretary Manny Pinyol sa Kidapawan City. Sana mga ka-province life makapunta tayo doon. Yun nga, tumakain na ng malunggay yung ating mga manok. Sobrang init, kaya yung iba ay nandun sila sa lilim. Hindi sila matawag. Yung iba naman ay nandito. Sobrang init talaga ngayon mga ka-province life. Yun nga mga ka-province life, parami na po tayo. Parami na po yung subscribers natin, mga viewers natin, yung mga sumusuporta. Maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta, sa mga subscribers, sa mga silent viewers natin na laging nandyan, tahimik lang, at saka sa mga OFW natin na walang sawang sumusuporta, sa mga laging nagko-comment na nagugustuhan nila yung ginagawa natin. Maraming salamat po mga ka-province life.